Mga kabayan, kamusta kayo dyan sa abroad? Saan sulok mo kayo sa iba-ibang abroad ngayon? Kamusta kayo mga kabayan, mga kapwa ko OFW? Mga kabayan, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa 550 na refundable sa Pilipinas. Dahil yung una kong video mga kabayan is maraming nagtanong na hindi nga nila nakuha yung 550 sa airport nung bumalik sila sa kani-kanilang destination, no? So gawan ko lang to ng part 2 para mapaliwanag ko, para makuha nyo talaga yung 550 kapag tayo bumalik na sa airport. So ang unang-unang gawin natin mga kabayan, no, kailangan maaga tayo sa airport para mayroon tayong time na magtanong-tanong doon kung saan natin kunin yung 550. Kasi mga kabayan, kung alanganin na yung oras nyo, tapos magtatanong-tanong kayo kung saan pwede makuha yung 550, isula ng ano, mga kabayan, gahol lang kayo sa oras. So mas maganda, advance kayo ng mga isang oras lang mga kabayan, or dalawang oras. Tapos mga kabayan, para makuha nyo talaga yung 550 sa airport, magtanong kayo dun sa gwardiya kung saan pwede magpatatak ng OEC. Ayan. Kasi nung nakaraan kong bakasyon, nagpatatak lang ako ng OEC. Binigay na sa akin yung 550 kasi doon sa pagtatak ng OEC sa ISTAM, andoon na yung UWA. Sila yung nagtatatak doon sa OEC. So ngayon, kung di nyo pa alam yun, dyan sa may Terminal 1 sa NAIA, mayroon dyan, mayroon nagtatatak ng OEC dyan, tapos andoon na rin yung 550 na ibibigay sa'yo. So bago kayo pumila doon sa boarding, pumunta muna kayo doon. Tapos, pumila kayo kasi mahaba ang pila doon mga kabayan, no? Para sigurado makuha nyo talaga yung 550. So itong ganito lang kabayan, no, dalhin niyo lang to doon, itong OEC na to, tapos ipa-stamp niyo doon. Mayroon doong nag-i-stamp sa airport, sa Terminal 1. Kasi depende sa airline 'yan na magbibigay sila ng 550. Katuwa halimbawa, galing ako dito sa Dubai. So ang sinakyan kong airplane is Emirates Airline. So doon sa Emirates Airline, doon sa counter nung nag-boarding kami, so andoon na rin yung counter nung nagre-refund ng 550. So hindi mo na kailangan magpatatak ng OEC. So dapat ano, magtanong-tanong kayo doon sa airport sa bago kayo mag-boarding kung saan makuha yung 550 na refundable. O kaya mga kabayan, no, dito pa lang o saan bansa man kayo, doon pa lang ano, pag kumuha kayo ng ticket sa mga travel agency, itanong nyo na agad doon kasi mayroon yan silang idea. Alam nila yan kung saan nyo kunin yung 550 na refundable, no, mga kabayan. Para pagdating sa Pilipinas, is mayroon na kayong idea. So, mas maganda kabayan, yun ang sinasabi ko kanina, no, na para sigurado makuha ninyo yung 550 na refundable, isa magpatatak kayo, magpa-stamp kayo sa OEC nyo, yung ganito, no? Itong ganitong resibo ng OEC. So magpa-stamp kayo kasi minsan yung ibang airline hindi sinasabi sa inyo. Basta ticket lang hinihingi sa inyo, passport, saka ibang documents, hindi na sinasabi na, oy, ganito, mayroon kayong 550 doon, punta muna kayo doon, magpa-stamp kayo. So lalo na yun sa, ano, sa Cebu Pacific, sa ibang airline. Kasi alam mo sa Philippine Airlines is makukuha mo rin yung 550 na refundable. So yung ibang airline, i-try nyo, Cebu Pacific, try nyo yan. Yung Cathay Pacific, try nyo. Lahat ng airline, pag hindi kayo makatanggap ng ano, ng 550, ay magtanong lang kayo doon mga kabayan sa airport sa atin kung saan yung pwede magpa-stamp ng OEC. For sure mga kabayan, andoon yung 550 nyo. Maniwala kayo sa akin kasi naranasan ko na yan. Huwag nyo nang antay na ibigay pa sinyo. Kayo na mismo ang magtanong. Mas maganda mga kabayan. So yun lang mga kabayan, no. Sana nakakuha kayo ng idea sa sinishare ko about
550 na tax refund dahil sa pera natin yan, mga kabayan. Atin yan, so dapat maibigay sa atin yan, mga OFW. So maraming salamat, mga kabayan, sana nakatulong yung sinishare kong video sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.